Bueno, mga tropa, bilis ng comic. Sorry, mga tropa, salamat sa panonood ng bago nating vlog. So, ito na yung continuation ng last kong vlog na sabi ko sa inyo, ituturo ko pa paano yung mga printing chubanes. Mga printing technique or process paano mag-print. So, ito na yun. So, patapusin mo tong video na to para matuto ka ng bago. So, intro muna tayo. So mga tropa, yung ituturo ko sa inyo ay, yun nga, ulit-ulit ako, no? Paano mag-print? So, ano yung mga dapat mong gawin sa pag-print para maging maganda yung printing mo, para mag-fit siya sa isang page? Ano pa yung mga ibang pwede mong gawin para yung header, yung parang title ng row ay maulit dun sa kabilang page? So, panoorin mo to, tapusin mo to para lahat yun matutunan mo. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Pero bago yon mga tropa, pahit man ako ng like button, subscribe button, then notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. So, let's go! So, mga tropa, dito na tayo ngayon sa Excel natin sa loob ng computer ko. Nasa loob ko ng computer. So, yun mga tropa. Ito yung file din natin ng previous nating vlog. So, ulit-ulit lang yung file natin. Isa lang yung data na ginagawa natin. So, ito mga tropa. Ito na yung data natin, di ba? So, naturo ko na nung previous kung paano mag-print. So, file, print. So, hanapin nyo yung printer nyo, tapos print. Pero, paano kung gusto nyo pang ma-enhance yung data nyo? Kunyari, magdagdag pa tayo dito ng isa pa. Dito na dito tayo magdagdag. Ayan. So, ayan. Mag random number na lang tayo. Run between bottom 10,000 to 100,000. And so ayan siya mga drop. Nag random number na lang ako. So kunyari ito yung sales quota. Oh, di ba? May bago na naman kayo natutunan yung random number. So, ayan, yung sales quota niya. So, pagka pinirint preview nyo mga tropa, so, print preview, ito. So, kung wala kayo nito mga tropa, punta kayo dito. Yan, tapos i-check nyo yung print preview. Okay? So, ayan, print preview. So, yung print preview, naging 4 pages siya, di ba? Kasi meron pa kayong isa pang column, yun o. Isang column na hindi nasama sa papel. Okay, so ayun yung isang column. So, unang technique na ituturo ko sa inyo mga katropa ay paano mapapa-iklay yung papel nyo, ay yung papel nyo, yung data nyo sa, mapifit siya sa isang page, yung column sa isang page. So, pwede niyong gawin, punta kayo, pwede niyong gawin siya diretso dito sa print. Tapos, ito, nakikita niyo itong mga properties na to. So, na-portrait siya. So, pwede niyong i-landscape yan. So, gumanyan siya. O, portrait muna tayo. Tapos, ito, papil kayong letter na ano nyo. Kung A4 yung letter nyo, or long ba siya. Asa na yung long. Ayan, legal, ayan. So, A4 lang muna tayo. Ayan, margin, ayan. So, pwede nyong i-adjust yung margin. So, itong mga formatting nito, pwede dito. Okay? Pero, labas muna tayo dito. So, pwede din yung gawin yan dito bago pa kayo makarating sa printing. So, paano yun? Punta kayo sa page layout. Tapos, ito. Ito yung nakita nyo dun sa file kanina, yung nandito sa print. So, ito yung margin, yan yung orientation, size, yan yung print area. So, sa margin, mga tropa, ayan, pwede nyong i-adjust. Naka-normal tayo, pwede nyong i-narrow or custom. So, ito yung margin, ayan. Pwede nyo siyang baguhin. So, kung gusto nyo, 0.25 yung top and bottom. 0.25 din to.
So, ayan. Pwede siya. Okay? Tapos, so, yung orientation, kung naka-landscape ba yung gusto nyong itsura para, tinyo yung pag naka-landscape. So, ganyan siya. Kasi sobrang liit na nung ginawa nating margin. So, pwede nyo namang i-adjust ulit yung margin. Balik nyo sa normal. Tingnan nyo ulit. So, ayan. So, naging 3 pages na lang siya kanina. Ay 4, diba? So, yun yung orientation. Tapos, yung size niya, yun nga. Pili kayo dyan kung anong papel na gagamitin nyo. Then, yung print area. Ang print area, paano gamitin itong print area? So, kailangan yung i-highlight yung lahat ng data nyo. Tapos, saan nyo set print area. So, big sabihin yung sinet print area nyo, lahat ng mga hindi nyo sinama sa pag-highlight. Ayan. Pag-highlight ay so, mali. Ayan, diba? Lahat hanggang dun sa forever na highlight natin, diba? So, tingnan nyo yung show print preview. So, ayan siya. Ayan siya. Kasi nag-set print area tayo. So, set. Ayan. Control. Hindi natin nasama to. So, ayan. I-clear muna natin kasi nag-set print area tayo kanina. Then, set print area ulit para makita nyo yung changes na ginawa nyo. So, ayan. So, pwede nyo baguhin. Ibalik nyo sa portrait. So, ayan na pa rin siya. Okay? So, gusto nyo, ang gusto nyo mangyari ay yung column ay nasa isang ano lang, nasa isang papel lang siya. Parang nasa isang page lang siya. So, pwede nyo gawin yon na punta kayo dito sa scale. Okay? Naka-automatic siya na 100%. Scale to fit, meron dito parang arrow. So, ayan siya. So, ito yung print quality niya. Tapos, ito adjust to. Nakita nyo, fit to 1, yung pati yung page 1. So, ito, pwede nyo din tong. So, okay nyo yan. So, ayan. Kasi wala pa tayong binabago, diba? Pinakita ko pa lang sa inyo. So, yun. Pindutin nyo siya ulit. So, ito. I-adjust nyo siya dito. Tingnan natin kung ma-fit to 1 na siya. Ayan na siya, mga tropa. So, pwede nyo naman siyang gawin din dito. Custom. Then, ayan o. Fit to 1 page. Tingnan nyo kung gano'n siya kaliit, diba? Pag fit to 1 page. Pag fit all column on one page, ayan siya. One page na siya. Tapos, ayan, yung kadugtong. Okay? So, ayan, pwede nyo yung gawin din dyan. Tapos, fit all rows on one page. So, depende sa paano nyo gustong i-print. Tapos, mga katropa, kung gusto nyo itong mga rows, title row na to, maulat nyo sa second page. Para hindi lang doon sa first page or kung sobrang dami yung pages ng piniprint nyo. Paano yun gagawin? So, punta kayo dito mga tropa sa sheet option. So, may parang arrow yan. Pindutin nyo yan. Tapos, ayan mga tropa. Since nag-create tayo kanina ng print area, so ito siya. Tapos, ito. Punta kayo dito sa rows to repeat at top. So, big sabihin ito. Pindutin nyo siya. Ito na hinighlight ko dapat hanggang dito lang siya. So ayan, tapos okay. So ayan siya. So tingnan niyo yung print preview nyo. Ito yung title ng row, di ba? So sa second page, tingnan niyo, ayan ulit siya. Okay, sa third page ayan ulit. Okay, kasi meron pa siya na natirang isa. So, ayun mga katropa. Ganoon paano kayo makakuha ng technique para sa printing nyo. Okay. Kasi, di ba, yung iba, madaming pages tapos yung mga title ng row or mga header, hindi na ulat sa ano. As kung gusto nyo pa maglagay ng, ayan, insert, header or footer, ayan. So, kung may mga gusto kayong lagay dyan na
header, bawat page niyang ipiprint. So, pwede yan, dyan. Tapos, ito, page number. Ayan. So, nasa sa taas ko nilagay sa header ko yung page niya. Dapat sa footer siya. Okay, so, ayan. Pwede niya ilagay. So, ito. Ayan, page number. So, ayan. Pwede niya yan ilagay dyan. Page 1. Para alam niyo kung anong page na nung sunod na page. So, print. So, ayan. So, ayan mga tropa. Yan yung paano, yung mga alam kong technique paano kayo magpiprint. So, sana may naitulong ako sa inyo ngayon na paano kayo maganda magprint. So, pwede ako ng like button, subscribe button, then notification bell para updated kayo sa mga latest vlogs ko. So, yung mga tropa, see you in my next vlog. Always stay positive, always enjoy life because life is short. Bye!